Mr. Rica Lilipad, si Migrant Workers Secretary Susan Pudjo, papunta sa Cairo, Egypt mamayang gabi upang pangasiwaan ang pamimigay ng ayuda at ang pag-evacuate ng daang-daang Pilipino na naipit sa kaguluhan sa Sudan. Ayon sa kalihim kanina sa isang press conference dito sa Malacanang ay minomonitor ngayon ng DMW ang evacuation ng mga Pilipino na ginagawa by batches. Kasama na dyan yung isang batch na mayroong kasamang 19 na bata at isang 7-month-old na baby. Ayon kay Ople, inutusan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhin na tutulungan ang lahat ng Pilipino kahit na wala silang hawak na passport o kahit anong travel document. Ayon sa kanya, ang directive ni Pangulong Marcos sa DMW ay siguraduhin na basta't marunong mag-Tagalog, mag-Bisaya, mag-Ilocano o kahit ano pa mang dialektong ng Pilipinas, tulungan ng DMW dahil sigurado daw na Pinoy yan. Hindi na daw mahalaga kung sila ay mayroong passport o dalang ID dahil pwede naman daw yung ayusin ng DSA at ng DMW pagka nasa ligtas na lugar na ang mga naturang Pilipino. Base sa datos mula sa DMW, nasa 725 Filipinos na nasa Sudan ang nag-contact na sa Philippine Embassy in Cairo at 327 mula sa bilang na yan ang nag-request na ng repatriation. Ayon kay Ople, inaasahan niya na tataas pa yung naturang bilang sa pagdaan ng mga araw habang patuloy ang kaguluhan sa Sudan. Sinabi rin ni Ople na nakikipagtulungan ng administrasyon sa iba't ibang gobyerno kasama na ang mga international partners tulad ng United Nations upang masiguro na mailalabas mula sa conflict zone ang mga Pilipino. Nag-identify na sila, Peter at Rica, ng tatlong route kung paano ma-evacuate ang mga Pilipino mula sa Khartoum. Una dyan, land travel from Khartoum, pupunta sila sa Aswan na bahagi din ng Egypt, at saka sila tutungo papuntang Cairo kung nasaan ang Philippine Embassy. Pangalawang option, sea travel. Dadalhin sila mula sa Khartoum papunta sa Sudan Port kung saan sasakay sila ng isang barko papunta naman sa Jeddah. At ang pangatlong option na pinupulido pa o pinaplansya pa ng DFA at ng Department of National Defense ay ang air travel kung saan ang mga Pilipino ay lilipad patungong Djibouti kung saan mayroong isang US-controlled military airbase. Ayon kay Ople, sinabi na yung mga pabalik ng Pilipinas na magmumula sa Cairo ay wala namang problema dahil patuloy pa rin ang regular flights mula Cairo papuntang Manila at mula Jeddah papuntang Maynila. Ang problema lang daw talaga ay kung paano aalisin yung mga Pilipino mula sa Khartoum, yung sentro ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang military factions ng military government ng Sudan. Dagdag ni Ople, nakikipag-usap na rin daw ang Philippine government sa gobyerno ng Saudi Arabia upang mabigyan ng mga temporary jobs ang mga Pilipino mula sa Sudan na ayaw namang umuwi sa Pilipinas dahil wala naman silang dadat ng trabaho dito. Paliwanag ni Ople, karamihan daw ng mga Pilipinong nasa Sudan ay mga skilled professionals na ang nais lang naman ay magtrabaho ng mapayapa at malayo sa gulo. Kaya sa ngayon, yan ay kanilang pinupulido at bumuo na rin ng team ang DMW na kung saan ito ay mag-oversee ng job matching effort para sa mga na-displaced na OFW sa Sudan. Yan muna ang latest mula dito sa Malacanang sa ABS-CBN. Kat, so magkano daw ang ibibigay kada OFW at paano ibibigay ito? Is it face-to-face o e-wallet ba yan? Paano ba? Sir Peter, yung ibibigay daw na halaga ay $200 kada Pilipino. Ibibigay daw yan as soon as they cross the border. Na pupunta doon si pupunta sa Cairo si Secretary Ople upang masiguro na may proper facilities kung saan kung saan dadalhin yung mga OFW. Hindi siya nagbigay ng detalye kung ito ba ay cash o ito ba ay via bank transfer o e-channel, e-payment system. Dahil sa ngayon, pinupulido pa nila yung mismong sistema at bukas ng umaga pa, inaasahang makakarating ang kalihim doon sa Cairo. Kat, unoperable ang airport nila, no? So lahat ng flights na sinasabi mong repatriation flights will be coming outside of Sudan, Egypt probably?
Yes, Rica, yung Khartoum Airport ay hindi na gumagana dahil ito kasama ito dun sa mga nabomba at mga inatakeng lugar sa loob ng Sudan. So kung via plane, kung via air travel yung gagawin, either manggagaling sa Cairo o kaya naman ay sa Jeddah sa Saudi Arabia. At kaya nung nabanggit ko kanina, pwede rin sa Djibouti na kung saan yung gagamitin nilang airport ay yung military airbase ng United States. Last na lang, would you know kung ilan na yung nakabalik o makakabalik na Pilipinas? Nakalikas na. Wala pang, base sa datos ng DFA, minomonitor nga nila itong batch na paalis pa lamang ngayong araw. Ngunit na una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na meron ng 50 Filipinos na ang na-evacuate kagabi, 8 p.m. Manila time, mula sa Khartoum. Sila ay magla-land travel papunta sa city ng Aswan sa Egypt bago sila dalhin sa Cairo sa Philippine Embassy. Bukod dyan, Peter Rica, mayroon pang 3 Pilipino. Ito yung mga flight attendants na na-stranded sa isang airport sa gitna ng kaguluhan at sila naman ay naibalik na sa Riyadh.